Sige, may bula, may bula. Eh, ganyan nga nang ano yan, yung oil dun. Yung oil. What's up mga kapadyak? Welcome to another episode of Helmet Juice. In today's episode, pag-uusapan natin ang tamang pag-maintain ng preno. Ang preno, ang brake, isa sa pinaka-importanting component ng bike natin. Ito ang isa sa mga major determinant ng safety ng ating bike. So, kailangan ang preno natin well-maintained. Maayos siyang gumagana kasi yung safety natin nakasalalay sa kanya, lalo na sa mga nagbabike na pa-incline saka may palusong. So kailangan maayos ang mga preno natin, especially those who are riding the trails. So sa episode na to, papakita namin sa inyo ni Jarod kung paano nagbi-bleed ng preno. Kailan ba tayo dapat mag-bleed? Ano ba yung mga indikasyon na kailangan na nating mag-bleed? Una, ang term na ginagamit nila, spongy. So kapag ang preno mo ay spongy na, o parang, ano ba sinasabi ang spongy sa Tagalog? Parang may kunat na siya, pero hindi umaakma yung kunat niya sa prenong ibinibigay sa'yo. Ang ibig sabihin nun, may hangin na sa loob ng hydraulic hose ng preno mo. So ang pinag-uusapan natin, hydraulic brakes. Sa ibang episode, pag-uusapan natin ang mechanical brake o yung gumagamit pa ng kable. Pero sa episode na to, nakatuon ng attention natin sa hydraulic brakes. So pag medyo spongy na yung piga mo sa lever, ibig sabihin nun, may hangin na, may bula na sa loob ng hydraulic hose. Dahil fluid ang nasa loob ng hose, dapat solid na fluid ang walang gap sa loob ng hose, purely fluid lang siya. So pagka iba na yung piga ng preno mo at hindi na umaakma sa pagpreno na ginagawa niya, that is the time na kailangan buksan mo siya at i-bleed mo yung mineral oil or hydraulic fluid kung yun ang ginagamit mo, at palitan na siya kung kinakailangan. So sa episode na to, titignan natin kung paano ba yung tamang paraan ng pagbi-bleed, ano yung mga dapat iwasan. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo sa baba. At i-hit nyo na rin yung notification bell sa itaas para updated kayo sa mga bike tips, bike reviews, mga unboxing, mga rides, and especially yung mga raffles and giveaways natin dito sa channel. So kung nakasubscribe ka na, maraming salamat. At samahan nyo kami ni Jarod kung paano namin i-bleed yung... Disclaimer ha, bike to ng kapitbahay ko eh, hindi ko to bike. So, kailangan na kasi siyang i-bleed, so i-bleed namin. Siya na yung gagamitin namin para sa video na to. So, tara, let's go! Unang gagawin natin is yung brake levers, iluluwagan natin yung screw para ipantay siya. Kasi usually, ang mga brake levers natin, medyo naka-tilt downwards siya eh, nakayuko. Tapos tatanggalin natin yung gulong. Ang purpose nito, para hindi matalsikan ng oil kung sakasakali yung rotors at mako-contaminate. So, patong muna natin yung bike habang wala siyang gulong. Tapos next step natin tatanggalin natin yung brake pads for the same reason na para hindi rin siya makontaminate ng oil just in case mag-leak. So tatanggalin natin yung retaining pins ng brake pads. Tapos i-release natin yung brake pads mula sa caliper. Tapos inilagay natin yung funnel dun sa bleeding port. So tatanggalin nyo yung screw ng bleeding port ng lever, tapos lalagyan nyo siya ng funnel. Tapos yung ganun din yung
ano yung nipple nung caliper, isasaksak nyo yung hose nung injection. Yung injection, yung funnel, part siya ng bleeding kit eh. So, dapat may bleeding kit kayo. So, usually, yung iba, ini-inject nila ng mineral oil, tapos check nila yung funnel hanggang sa mawala yung bula. Kasi may mga bula yan eh. The other way of doing it is bubuhusan mo ng mineral oil yung funnel, tapos isasak mo naman sa baba using the syringe. Tapos hanggang sa ang wala ng bula na pumapasok sa syringe. Ito kasi napapalitan ng bago yung ano eh, yung kanilang hose, yung buong brake na parang change oil. So pag natanggal na, wala ng bula, tatanggalin mo na yung syringe dun sa caliper, tapos lalagyan mo ng plunger yung funnel para matanggal muna siya mula sa bleeding port. And then ibabalik mo yung screw nung bleeding port. Yan. Make sure na tama yung higpit nung screw para hindi mag-leak yung mineral oil pag pumiga ka sa preno. Ganun din, pag sinara mo yung nipple nung caliper, make sure na hindi siya maluwag para hindi mag-leak yung mineral oil. So, ang gagawin mo niyan, pwede mo nang iyuko ulit yung lever ng preno. Tapos, babalik mo na yung brake pads in the same manner kung paano mo siya tinanggal. Pasok mo yung pads, tapat mo yung butas ng pads sa caliper, tapos ibalik mo yung retaining pin. Kaya importanteng dahan-dahan pag tinatanggal yung retaining pin para hindi siya maputol. Tapos i-twist mo lang, i-bend mo lang yung dulo niya using the long nose na pliers. Sabi nila plies. Yan. So that's it. Ganun lang kasimple. Usually, it takes around 5 to 10 minutes maximum. Yan, iyuko mo na ulit yung brake levers mo sa gusto mong angle. And then, next step doon, babalik mo na yung gulong. Yan. So, simple lang mag-bleed ng preno para well-maintained yung preno mo. Chance mo na rin yun para linisin yung rotors pag tinanggal mo yung gulong. To make sure na walang langis. So yan, babalik mo na siya. Ganun lang kasimple mga kapidal, mag-bleed ng preno. It saves you time and money sa bike maintenance. Diba? So that's it. Done na kami ni Jarod. So that's how you bleed a hydraulic brake. So yung principle na ginawa natin sa harap, yun din yung principle na i-apply mo pagka binlead mo rin yung sa likod. So basically, it's the same thing. Shortcut na lang natin para mabilis yung video, hindi kayo mainip. So we hope na nakatulong sa inyo yung video na to, lalo na sa mga newbie na kapedal natin na walang idea kung paano mag-bleed ng bike. This way, kung kaya nyo mag-bleed ng bike nyo, malaki rin yung matitipid nyo sa maintenance. Kasi hindi na kayo magbabayad ng magbi-bleed ng bike nyo. Importante lang na meron kayong bleeding kit na sarili, saka meron kayong mineral oil. So mura lang yung mineral oil, saka hindi siya magastos gamitin. So that's it for our episode mga kapidal. We hope you enjoyed. Sana may natutunan kayo sa video na to. So hanggang sa susunod na episode. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo para tuloy-tuloy ang updates ninyo sa mga bagong videos natin, lalo na sa mga raffles. So that's it, kita-kits tayo sa daan, and mag-bike po ng mag-bike para happy legs lagi.